Kill the loose on the Gord, Carteezy, ating Tamos, and Levi on the Leomord. Yep, Bren Esports on the red side, Rebo for the carry, Coco as the Cho, Yuji on the Harit, Haze for the Minotaur, and Pain for the Guinevere. Ito na, yung Leomord actually is... Okay, so iba pala, yung Bren actually gumawa ng 3-man rotation this time. Doon, mula doon sa may bandang taas. So, gonna go for the Grok to zone out the members of Bren Esports para siguro ma-secure yung Crab Coin. Imagine it will be on Daedalus. Yep. Ayun, level 4 na. Ayun, grabe na, level to health dito. Ito, sobrang under. Si Minotaur. Ina-under level lang nila dito nga, yung kalaban. Yung minamama nila eh, no? Level 4 si Daedalus. Tapos dalawang level 2 lang mula sa Bren Esports. Wow. Very ito aggressive early playstyle ang pinapakita ng SGD Omega. Kar-TC. So hindi na nila hahayaang makarating pa sa late game, which is mag-snowball si Kari. Ganon ang ano. The plan is to win. The plan is to win. Sabi ni Manjin, the plan is to win. Oo naman, it rhymes. Oo nga no, it rhymes. The plan is to win, sabi ni Manjin. Correct. Oh, di ba? Now, Carteezy. Carteezy para mas may swag. Parang ganun yata yung gustong pronunciation dito ni Kuya Carl. Kasi nagbago na sila dito. Dati si Kuya Dale, Dale lang. Ngayon, Daedalus. Ngayon, Carteezy na. Sabi niya, masyadong simple yung card. Yep. Carteezy naman tayo ngayon. Carteezy. Too easy for Carteezy. First blood, ayun na nga. Kaso masama yun. Masama yung ikot. Kuya Rebo, naka-isa dito. Solo kill doon sa top. This is looking good for Akari, no? Looking na naka-solo kill siya doon. It means na hindi siya basta pwedeng basta-bastahin ng SGT dito. Napakaganda ang pick off noon para specifically for Rebo kasi naka-assassin emblem siya dito, Bounty Hunter. That first kill gives him so much gold to start. At yung turtle pa makukuha ng Bren Esports dito. Binigay pa nila doon sa Harit, which is great. Now, the problem that we are having for SGD Omega is sobrang reliant nila sa early game. And SGD are slowly losing control of the early game because of the fact that Bren Esports are actually medyo getting the early kills. Medyo mali ng ikot eh. Mali ng ikot yung SGD. Tingnan natin. Oh, nahuli dito. Si Lex, Aether na. It's gonna be the way of the dragon at mo ang yatap. Ah, kapitas na naman ang Bren Esports. Nice rotation doon at ano bang Nostra mo, Kuya Wolf? I think that Bren Esports should continue with this sort of aggression. Huwag na silang tumigil. Tuloy-tuloy na lang. Dahil nakuha na nila yung momentum na kailangan nila. Si Pain already level 5. You have the Minotaur also level 5. Tapos sobrang ganda na rin yung start ng Harry. And this is a momentum that should be rode by Bren. Big shoutouts syempre pa rin sa idol ko na si Manjin. Number one. Na apat lang yung daliri. Oh naman. Number one. Hindi lang caster. Speaker pa. Speaker pa. Oh, nga. Tag nice mo yung tropa mong speaker. Oh naman. Oh, nice Grok block. Pero may syempre may Phantom Step. Lai Rebo na nag-over the backcourt. Yep. This might be a 3v4 clash. Pero mukhang magmamamba out muna. For now, but look at this one. Coco with the initiation, pero masyado ata silang maasin dito. Yuji, yun na nga. Pabigtas. Inarangan pa para walang takas. Now, taking down the Harit. Yes. So, ginamit yung Grok and syempre, Carteezy. Nagtiwala na sa kanya tropa, but up top, that is a kill. On Levi, or Levi, ang ating Leomord. Turtle resurrecting soon. Pero mukhang close pa rin yung ating close pa rin. Hindi ganun kalaki yung lamang ng Bren Esports ito. Pero tingnan natin medyo... Ang kunat! Grabe. Kunat nga. Pero hindi nila nakuha yung kill doon. Not enough damage. While that is happening, ginamit dito ng SGD Omega yung ulti ni Gord para mag-zone out ang Bren Esports at completely makapag-push sila sa mids. Nice usage of the ultimate. However, Bren Esports returns the favor and also pushes up top. So, palitan lang. Parehas lamang ang ating mga... Sabi ni Manjin, parehas lamang. Parehas lamang. Let's see. Turtle is now up. I think they need to push out itong bottom lane. So, kahit pa paano, mabakura nila yung Turtle. But, Bren Esports... Dalawang retribution mula sa SGD Omega.
isa dito sa BREN Esports. Yeah. So this is very important. Sobrang crucial nung pagkakaroon ng access to retribution. At ang malapit dito ay sa dalawang supporting role ng SGD Mega while the charge actually kinamit para makatakas mula dun sa initiation ng BREN. Already used up the Wave of the Dragon as well as the Minoan Fury. BREN Esports will not get a kill towards the mid. Carlsey spotting out Rebo dito. Pero oh, nagpana ka boy! Oh my goodness! Napakagandang lupit. Bait. Grabe. Best Actor Award para kay Carl TZ. Nahuli, isa na naman. Pero mahuli pa ata nila dito si Yuji. He will go for the ang chase. Sakit. Pero makakapag-mambout sila dito. Si Haze ang nahuli. Siya at ang magiging ally. Pero he will be too tanky dito, Carl TZ. Kamu, tingnan mo paano. Pero grabe yung ano dun, ha? Best Actor. Best Actor Award mo lang. Para kay Carl TZ. Kunwari, magbaback na siya. Kaya medyo hinabol siya ni Rebo. Tapos, saktong-sakto may pana. Oo. Malupit. At Turtle na ang makukuha ng SGD Omega. Retribution, of course. Binigay nila sa Grok yung Turtle buff, interestingly. And I guess it's fine. Hindi naman din nila aim na lumaban agad after the Turtle. Pero kung mapapansin mo, Kuya Wolf, ha, hindi nila masyadong napaparusahan si Kari. Kari is 1-1-1. Di ko alam, di pa natin makita kung sino yung pinamayaman. Pero tama ka naman, hindi nila masyadong nako-contest dito yung form si ni Kari, no? Well, kasi basically speaking, last game, ito yung nagdala ng win for SGD. Oh, so naman. They have to look out for the Kari. Kartsy. Ano ba? Kartsy daw. Hindi, mas maganda yung Kartsy. Mas maganda. Kartsy daw. Ayun, Kartsy daw. Ano na? Carl Z. Na na-confirm na ni coach. Pero doon sa top, makakuha sila ng kill kay Heath. Mm-hmm. Si Heath Ledger. Si Heathens. Let's see. Heath with an H. At mukhang tutulak ito, yung mid. Pupush ata sila sa mid lane. They will actually get the turret. Ay na. Lalaban ata sila dito ah. Later sa game, makikita natin kung magiging effective pa rin ba yung Gord. Kasi eventually, maubusan siya ng firepower. Because of the fact na kapag nag-ulti siya, sobrang exposed niya. Sobrang taas niya ng damage output for sure ng yeah. isang Gord. Pero as long as gamit niya yung ultimate niya, ang dali niyang puntahan, ang dali niya patayin, yung mobility niya, syempre, compromised. And sobrang glass cannon moment na para yun sa Gord. So, Makes sense. So, yun yung dalawang problema agad ng Gord. First is, yun nga, free target siya kapag nag-ulti. Second is, the nature of mages like this is nag-fall off sila in terms of damage during the last stage of the game. 2K plus ang gold rate dito ng BREN Esports. At ako makikita natin, medyo nakukonquer nila yung mapa ng SGD Omega. Pero they will spot out the Rock dito. Tingnan si natin kung may follow-up ba from BREN Esports. Naku po na, na burst down na. Pero buhay na buhay, buhay dito si Heath. Buhay nga. Napakakunat. Levi medyo napasama yata ng pwesto. Nahuli nga nito with the stun. At napatay ni Minoan Fury. Yep, be able to secure that kill. That's a 1-4-1 fade. Carsey medyo nababurst down siya dito. Mukhang no follow-up from SGD Omega. Coco will be there for the chase. Nakapo. Mga butan. Wave the Dragon already committed. So, that was a 1-4-1 trade-off. But I think, isa pa yata. Like si Taylor, buti na lang. Nakalayo, aso, di laser gun. Naku kaso po, ni laser gun. Kulang. Laser sword pala yun. Kasi iba pala yun. Pero pwede na rin. Pwede rin naman. Ano ba yung sa Zoids? Yung alam ni Majin. Zoids sword? Masa hyper beam. Hyper beam na lang, hyper beam. The Raygun. Pwede. Siyempre hindi, alam natin yung talagang pangalan ng skill, pero siyempre mas mapora pag iba. Pwede na, walang tinamaan ng pana. Pwede. Actually, dami ng problema dito na SGD Omega. Kasi naubusan na sila ng Tore, tapos lumalakas yung carry. It means naubusan na din sila ng resources to farm. At ito na nga, BREN Esports, isimulan nila yung Lord. Joe will be there on the sidelines para pitilan kahit pa paano Pain will get a kill. Pero medyo napasama yata si Pain. Alis na lang siya doon. Mamba out. Haze. Ayun na. So this will be a good opportunity for BREN Esports to actually take the Lord. Minus 1 dito ang SGD Omega, pero they will go for a safer play. Hindi nila ipipilit. Interestingly,
hindi kumuha ng makunat na hero dito si si Kuya Lex. Wait for the Alice. And I think with Alice na support. Ay, sorry. Selena na support dito is they wanna get kills instead of trading off soaking damage. Kailangan makakuha ka ng kills with this hero. And unfortunately, para sa SGD Omega, some base pa lang nila nagagawa yung kanilang ano, pana technique. Uy, Kuya Wolf, tingnan mo yung level ng carry. Ang taas. Level 13. Level 13 na. As compared to 12 pa lang ni Carl TV. Nakuha pa ng coin. At may marksman buff. Sobrang galing itik ang Lord dito. Ang Lord. Yup. Tingnan natin dito. They will go on the sidelines. Naku si Coco. Medyo ma-first down pero mukhang sagipata siya. I think mamatay. Yatap. One more hit. Goodbye. The Joe will go down at SGD. Mukhang ipokontesata nila tong Lord. Reset. Reset. Tamang reset. This is a 4v5 situation. Not much ultimates on the side of SGD Omega. Mm-hmm. But BREN Esports will just back down. Respect mula sa BREN Esports. Alam nila na lugi sila sa hero at hindi nila ipipilit yung Lord. Yep. Sabi mo ano nakaraan, huwag ipilit kung hindi kaya. Huwag, oo. Wag. Diba? Pwede na, pwede na, pwede naman. Di, oh my goodness! Ni Reagan dito. Kulang yung Reagan pero mapapasa mga bata si Dale Dalus. Yeah, pwede na eh. Kaso mag-isa siyang warrior dun. Masyado siyang ano dun. Masyadong ML. ML, ang kuya mo. Kasi sobrang tempting nga naman na mag-commit. Pag alam mo mapatay mo. Kaso kulang eh. Nakulangan. Kaso ang dami nila dun. Kumbaga kasha pero di kinaya. Pinilit at hindi kinaya. Ganun. Ewan ko. Si kasha, kasha pero di kinaya. Ewan ko kay Wolf. Sige, naisusulat yan. Sino sumulat yan? Si Manjin? Manjin. Pwede naman. Showtime. Basta yun. May ibang nagsulat. Kaya pala siya speaker. Oo. Kasi, ang dami niyang alam. Dami niyang sinasabi. Dami niyang naisusulat. Si, kung may esports speaker tayo, si Manjin si yun. Si Manjin yun, oo. Pwede na siya. Pwede na lang palitan si Komish Renbitog. Oo nga. Si ang ginawang speaker. Oof! Pana. Tamang ano lang. Parang pana lang ni Manjin, lang. No? Sure, feeling ko kasi may nagkakas dito sa kaliwa natin. Hindi pa kunin yung mic dito. Oo nga eh. Feeling ko lang. Pwede naman eh. Feeling ko lang. Hindi niya matiis eh. Hindi niya. Tamang Jumo. Jumo-Jumo. Oo, Jumo-Jumo ang dito. Well, eto na. Ginumong. Eto na, sisimula na ng BREN Esports, ang Lord. Pero, SGD Omega will go for the contest. Laban itong dalawang to, puro late game, eh, no? Tsaka, no, puro lang sila ang bahan. Oh, walang commitment. Ano lang, sa simula lang. Harot lang. Tamang harot, pero walang commitment. Ay, naku, mahirap yung mga ganyan, walang commitment. Mahirap talaga yan. Pero, syempre, ang nangyayari kasi dyan, may parang nasasaktan. Parang pinapakilig mo lang. Papakiligin mo lang. Wala, mamba out lang. Mamba out. Huwag kang mag-omit. At alam natin, sa mga ganong mga pagkakataon, may nasasaktan. Nandang man, madam, naisulat yan. Feeling ko, ano eh, based on experience na yung mga sinasabi mo. Hindi, eh. Based on experience of my good friends. Tatanong dito si Carl TZ, but no follow-up from SGD Omega. They will spot out hit on the sideline. Mukhang mag-burst down pa dito, pero he will be very down. He makapansibaw na dito si Carl TZ. Carl TZ, meron pa siyang ultimate, pero mukhang medyo separated ang SGD Omega. Gasolina. Fall down. Masyado silang ano dito, iwahiwalay. In English, they're spreading themselves too thin. Sabi ng mga international casters. Pero makakatalon pa ata dito. Si Pain, pinahabol siya dito ni Carl G. Pero ano ba yun? Kaya mo yan, si Carl TZ. Ayun, finally, nakakuha ng finally, taking out the Guinevere. Pero ano ba yun? Sulit ba yun, Kuya Wolf? Feeling ko hindi sulit yun. Mali ang hinabol, Kuya. Ay, madam, ay. Nag-greedy siya ng konti. Pwede siyang mag-back doon. Kaso, pinilit at hindi kinaya. Kasha, sabi perdi. Nga ni Manjin. Kasha, at BREN Esports, hindi na nila kailangan ng Lord. They will go for the inhibitor turret push. Rekta na. At ito na. Rekta yun ba nila? Meron si isang kanon. Isang kanon. Pero patay ang kanon at magbaback na lang sila. Tinry lang nila. Uy, nandun pala si Kuya Grock na ginugulo yung hindi ano kaya, nila doon. Hindi kaya. Ginugulo sila doon. So that is inhibitor. Down. Mm-hmm. Ito na. Feeling ko, Lord na lang yung kailangan nila eh. Pero kailangan umuwi ng dalawa members ng BREN.
dahil meron ding isang makapal na creep na minion wave dito sa baba. But overall, Bren Esports sa baba. Actually, two lanes pala yung napupush, no? Yes. So, in fairness for Bren Esports, they will respect this and just go for the low. And mukhang hindi yata maabot ang SGD Omega. Mm-hmm. And already, things are from bad to worse para sa SGD Omega. Lamang ng, almost 9,000 ang Bren Esports, tapos may isama pang Lord. Malaking problema ito. Sabi nga ng Wonder Pets. Problema nga ito. Alam mo kasi, for me, nakukulangan kasi talaga ako sa reliable damage para sa SGD. Yeah. Na unlike the Bren Esports, meron silang marksman na sobrang reliable talaga once maka-free hit, no? And they also don't have reliable na initiations. Mm-hmm. Nahuli ka. Oh man, Summon Force activated. Minion Fury, pati agad dito yung drop. Dahil walang pader na pader siya katabi. Nilaser na lang, pero Bren dito. Uy, boy, basi Levy will survive. And Pain, yep. More than safe. He will survive as well. Uy, pero natamaan pa siya dito sa gilid. Ah. Konting-konti na lang yung buhay nila. SGD, they have to be very careful. Ganyan kasi yung mga yung mga chance na magigreedy ka. Makikita mo may ganyan na lang na buhay. Tapos gusto yung mong pasukin yan eh. Huli ka, bitch. Oh, na way of the dragon pa yung Gord. Gord goes down. Patay na rin yung Tori dito at naghabol pa rin ng Bren Esports. Nahuli ata si Carl Tizzy. Wala na siyang kakampi. At mukhang Bren Esports will take this game. Yep. Okay, we'll and even finally, the series, mga kaibigan, 1-1 ang ating score for the last series of the night. This is a best of three. So,